Ang bahaging ito ay inihandog ng Excellence Rough Dog for your pigeon's recovery and alagang magaling, Pantherous Enterprises in cooperation with Bio Research. Yo! Welcome back guys sa aking YouTube channel. Ito po muli ang iyong lingkod, si Kalapatids Pigeon Love. Kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, pati like, subscribe, and share ka rin po para lagi kang updated sa aking mga ilalabas na upload videos. So mga kalapatids, ano? So bago po ang lahat, nais ko po munang ipauna sa inyo na tayo po ay mag-ingat, lalo na po ngayon sa mga kumakalat na NCOV 2019, ano? So ito nga po, ang inyong lingkod ay nandito na po sa bansang Saudi Arabia, nandito po nagtatrabaho. Ngayon po ay may update po na 15 cases na po ang lumalabas na na-affected nito pong NCOV 2019 na virus po, ano. So mag-ingat-ingat po tayo mga kababayan ko dito sa Middle East, ano. So hindi lamang po 'yon, kung kayo po ay magbabakasyon sa ating bansa, so ayan, mag-prepare na po tayo ng mga kinakakulang mga protective mask na maaari pong pananggalang mga alcohol, yan, na pwede po nating ipanlaban sa virus na ito. So mga kalapatids, ano? So ayan, paisang paalala lang po bago po ang lahat. So mga kalapatids, ang topic po natin ngayon, ano? Isa pong importanteng topic at medyo maselan po sa ating mga magkakalapate, ano? Sa ating mga warriors. So, ang mga dahilan po ito na kung bakit po nabubugok ang itlog ng ating mga breeders. So ayan, napaka-importante po nito mga kalapatids na newbie at sa mga beginners, ano, na sa mga palagi po nagtatanong kung ano po ba ang dahilan kung bakit nabubugok ang itlog ng ating mga breeders o ng ating mga warriors na pangkarera. So ayan. So ito po, sisimulan ko na po ang magiging topic natin ngayon tungkol po sa kanilang mga inilalabas na itlog ng ating mga racing pigeons. So unang-una mga kalapatids, ano, ang hindi pagkondisyon sa ating mga breeder, yan, yun ang unang-una mga kalapatids, ano, mga newbie, yung hindi pagkondisyon sa ating mga breeder. Ang wala sa kondisyong breeder ay magbibigay lamang ng mahinang inakay, kung kaya sa itlog pa lamang nito ay namamatay na ang mga ito. So ayan mga kalapatids, kung inyo pong mapapansin, ano, na minsan po kapag talagang wala silang semilya, so ayan, yun doon po nagsisimula ang pagkabugok ng itlog. Maamoy niyo po ito mga kalapatids, na mabaho po talaga ito. So ayan, nababasa ang itlog ng kalapati. So ayan, ang kanilang inuman ay masyadong malapit sa kanilang pugaran na maaaring matalamsikan ng tubig ang kanilang mga itlog. So ang palagi ang paghawak ng mga itlog na magresulta sa pagkasira ng itlog. So minsan hindi natin namamalayan ang ating mga kamay, ano, ay pawisin na maaaring makasira sa kanilang mga itlog. So pinapayong kunin lamang ang itlog sa una't huling pagkakataon kapag ito ay ating sisilipin kung may semilya ba ito o wala. Pagkatapos noon mga kalapatids ay mag-intay na lamang tayo hanggang sa makapisa ang kanilang mga itlog. So ayan. So yung direktang dumi ng itlog, ayan, yung direktang dumi. Direktang nadumihan ang kanilang mga itlog, ano? So ang basang ipot ng ibon ay maaaring dahilan ng pagkabugok nito sapagkat yung sobra na halos ang kanilang dumi na tumatakip doon sa kabuuan ng itlog ay makakasira sa kanila, no, sapagkat pwedeng makapasok ang bakterya na magiging sanhi ng pagkamatay ng inakay sa loob ng itlog. So ang pagkakaroon ng lamat sa itlog ay nagiging sanhi ng pagkabugok. Ang kakulangan ng calcium, ano, mga kalapatid. So ayan, yan po mga kalapatid, napaka-importante po ang calcium. So ugaliin magbigay ng stone grits upang makatulong sa pagpapatibay ng itlog nito.
So, nagkakabitak-bitak din ang itlog sa gamit na buhanging hindi gaanong nabistay na may naiwang pang matatalas at buong bato. So, ayan mga kapatid. Kaya kailangan pagka po tayo maglalagay ng bistay na bato, ng bistay na buhangin, ay talagang salang-sala po mga kapatid. So, ang hindi maayos na pugaran upang mahirapan ang breeder na makalimlim ng tama na nagresulta upang mabutas ang itlog ng kanilang poko. So ayan mga kalapatids, mayroon na pong mabibili sa mga poultry supply na pugaran na paari po nating magamit. Ano? So ayan. O kaya naman po, yung pong ginagamit ng iba kung wala naman pong budget ay yung pong mga plastic ng sorbetes, gaya po noon. Basta kung ano po, na medyo maluwag, nakakasya po sila at komportable sila, pwede na po yun. So, ang kakulangan sa init na kailangan ng itlog. Minsan may mga pagkakataon na ang itlog ay hindi masyadong nalilimliman ng maayos, ano, mga kalapatids. Makikita nyo na nasa labas lamang ito sa katagalan ay malalamigan na ito at mamamatay. Ang paliligo ng mga breeder ay hindi dapat maging issue. Ayan, mga kalapatids. Alam ng ibong kung makakasama ito sa kanilang itlog. So, ayan. Sa aking karanasan, mga kalapatids, yun nga po, mga kalapatids, no? Minsan, napapaliguan ko rin po ang aking mga breeder. Ayan, sa sobrang init po ng panahon. So, sa tuwing malapit ng mag-isa ang kanilang itlog, ay kusa silang maghahanap ng tubig upang sila ay magpampisaw. So, ayan, mga kalapatids, ano? Aking pong naibahagi sa inyo ang tips tungkol po sa kung bakit po nabubugok ang mga itlog ng ating mga alagang kalapati. So, ayan, mga kalapatids, isa na naman pong tips ang aking naibigay sa inyo. At sa susunod po na aking itatopic ay ang tungkol po sa pag napisa na po ang itlog ng ating mga warriors. So ayan, may mga ibabahagi po ako sa inyo na mahalaga pa rin pong topic tungkol po sa ating mga racing pigeons. So ayan. So mga kalapatids, hanggang dito na lang po at ako'y magpapaalam na hanggang sa muli po. At paalala lamang po uli mga kalapatids, ano? Mga kababayan ko dito sa OFW na tayo po ay mag-ingat at kung wala naman po tayong pupuntahan na importante ay mag-stay na lamang po tayo sa bahay. So, gayon na rin po sa mga kababayan ko sa Pilipinas, ano? So, keep safe po. Kung huwag na po muna po tayong mamasyal kung saan-saan sa mga crowded na lugar katulad po ng mga malls. Ayan, basta kung ano man po ang mga hindi karapat-dapat napuntahan, eh huwag na po muna tayong tumuloy at mag-stay na lamang po tayo sa bahay. O kung talaga naman po na may importante po tayong lakad, ano, mga kalapatids, ay magsuot po tayo ng mga protective na equipment tulad po ng protective mask. So ayan, para po makalaban dito sa mga virus na ito. So magdala po tayo lagi ng mga alcohol, ano? So ayan, mga disinfectant na pwede po nating magamit. So ayan mga kalapatids, hanggang dito lang po. At sa hanggang muli po, ito po ang inyong code si Kalapatids Pigeon Love na nagpapasalamat po muli sa inyo, sa aking po mga subscriber, ano? Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa kay Kalapatids Pigeon Love na hanggang ngayon ay hindi niyo pa po binibitawan ang aking ginagawa. So anyway mga kalapatids, ginagawa ko naman po ang the best para makapaglingkod po sa inyo at makapagbigay po ng mahalagang topics regarding po sa inyong mga racing pigeons, mga warriors nyo, ano? So mga kalapatids, obserbahan po natin lagi ang ating mga ibon sa araw-araw, every time, every day, para po talagang matutukan po natin sila sa kanilang hanggang sa karera po, ano? So hanggang dito lang po. It's Ponyo Lingot, si Kalapatids Pigeon Love. Mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye po mga Kalapatids.